The CO, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at serbisyo publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang paghatid natin ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242 AM Band. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:22 na umaga, puwetiam dito sa Dihun sa Aki. Ang ating programa ay hatid ng Philippine Charity Sweepstakes Office, nagdiriwa ng 87 years of gaming for charity. Ang PCSO ay laro may puso para sa kawanggawa at pag-ahon sa pandemya. Narito naman ang naging resulta ng mga laro may puso, tampok ang Ultra Lotto 658, Super Lotto 649 at Lotto 642 na ang live draw ay ginanap sa PCSO Draw Court sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Mag-aisa ka ng milyonaryo! Kaya alamin ang resulta ng paborito mong mga larong may puso ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Lotto 642, Mega Lotto 645, Super Lotto 649, Grand Lotto 655, at Ultra Lotto 658. Kasama rin ang mga Lotto Digit Games. Suportahan din ang Kino Lotto Express, Small Town Lottery, at Scratchy Cards, Kaskaswerte. PCSO, 86 years nang walang humpay na malasakit. Walang kalaro ang nakakuha ng jackpot prize na 49.50 million pesos sa Ultra Lotto 658 na ang lumabas na numero ay 54, 36, 27, 53, 4 at 47. Gayun din ang jackpot prize na 21.98 million pesos sa Super Lotto 649 na ang mga numbers na lumabas ay 41, 12, 39, 44, 26 at 16. Wala ding nanalo sa Lotto 642 na may jackpot prize na 38.67 million pesos na ang mga lumabas na numero ay 20, 15, 4, 34, 6 at 18. Ngayong araw na ito, suportahan ang mga laro may puso na ang Grand Lot, ang Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645. Na ang mga jackpot prize ay 29.7 million pesos at 27 million pesos. Suportahan din ang iba pang laro may puso kabilang ang Lotto Digit Games, Kino Lotto, Small Town Lottery, Mini Sweepstakes at ang Instant Kaskas Card. Para sa kabuang impormasyon at verifikasyon, maaaring bisitahin ang PCSO website sa www.pcso.gov.ph o ang mga FB pages na Philippine Charity Sweepstakes Office Official at PCSO Games Up. At kinilala bilang forest, heartland of the Cagayan Valley dahil naliligiran ng mountain ranges ang lalawigan na ipinangalan sa ika-anin na Pangulo ng Bansa, si Elpidio Quirino. At tahanan ito ng mga Ifugao, Kalingas, Bukadlok at ang mga Ilocano na may kabuuan 203,000. At may taga Quirino na naging Lotto Millionaire noong October 2019 matapos makuha ang jackpot prize ng 88.94 million sa Grand Lotto 655. Noong December 2021 ay pinangunahan mismo ni PCSO Vice Chairperson at General Manager Rowena Marsangarma ang pagbubukas ng branch office sa lalawigan ng Quirino. Maswerte tayo ngayon dahil makakausap natin ngayong umaga si Ms. Jesusa o Ma'am Susan Avina. Siya po ang branch manager po ng PCSO Quirino. Magandang umaga, Ma'am Avina, Ma'am Susan. Magandang umaga po, Dr. Hilda Ong, and also the listeners and viewers of this program, Health and Travel, over FB live stream and the station DWBL, and to my PCSO family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At Ma'am Susan, ano ang nagtulak sa PCSO management na magbukas na ng branch office sa Quirino Province?
Yes po, Doc. Ito pong ating branch ay number, it's 71st branch na po na nabuksan sa buong Pilipinas po. So ito po ay isinagawa upang maging mas accessible po ang mga services ng PCSO po sa taong bayan, lalo na po dito sa mga Quirinians po. So kaya nga po, isinulong na po agad ng ating mahal na General Manager Rowena Garma ang pagbubukas po ng branch na ito. Which is located po dito sa Grandstand Building, Barangay San Marcos, Cabarugis, Quirino. Which is very accessible na po dahil nandito lang po tayo sa mismong capital na po ng probinsya ng Quirino. Ano ang mga paghahanda ginawa mo nang pinaalam sa iyo na ikaw ang siyang magsisilbing branch manager ng Lalawigan? Yes po, maraming salamat po, Dr. Rahilda. Ito po ay very challenging po para sa akin, considering din po na aking experiences po from the provincial local government unit, and then napunta po ako sa PCSO, and it's a great honor po para makasama po sa isang napaka active po na agency gaya ng PCSO na naghahatid po ng mga proyekto at programa para sa pagkakawang gawa. So nandito na po ako, isa pong ano po sa akin ito, very encouraging and inspiring work po kasi based na po ako dito sa Quirino para maging madali lang po ang aking pagseserbisyo. Kaya nandito na po ako, dito po ako naka-base ngayon para tutok po ako sa mga gawain po ng ating branch po dito sa PCSO Quirino Branch. Ma'am Susan, nung time nung nalaman po kayo na kayo po ang na-appoint na maging branch manager po ng Quirino, at naisip po ba na siyempre, pero sabi mo nga galing ka rin sa public service, pero ito iba na to ha, kasi pagka naging branch manager ka, siyempre tendency, marami din dyan lalapit ng mga pasyente, o lalo na yung walang-wala, at iba na pa. Pero sa ngayon, dahil po sa pandemic eh, wala kasi yung face-to-face eh. What if kung maging normal ng lahat, ang puso mo ba ay matibay? Kasi mahirap po ang ginagawa ninyo ha. Kasi kapag kayo na, parang kapag may umiiyak sa harapan po ninyo na sinasabi, wala kami pang bayad, gusto pa namin mabuhay ang aming mahal sa buhay, talagang madudurok yung puso. Ano ang paghahanda po ninyo kapag nandyan na bumalik na tayo sa normal na buhay natin? Yes, Doc. Kalakip na po ng trabaho natin bilang public servant po is yung ating compassionate heart po para sa mga tao. Nandito naman po yung mga serbisyo po ng ating opisina. So titignan ko po kung saan po yung pangangailangan ng pasyente at dito ko po i-align ko ano yung kailangan nilang tulong po na ibibigay po sa kanila. May mga requirements sa mga po tayo. So I will see to it na akin pong i-relay po sa kanila kung ano po yung tamang mga dokumento at mga requirements so, upang po ma-avail nila lahat ng mga services po na kanilang kailangan po. So tayo po ay talagang titignan po natin yung mga pangangailangan ng mga tao na naka-align din po sa mga proyekto at programa na ating pong ibinibigay sa mga tao po. Mm-hmm. Mahirap po kasi ako rin eh, Ma'am Susan, ako ay naging consultant din po. Dito po sa office po ng General Manager, syempre ang hinahandle ko po ay consultant for medical and charity concern. At syempre meron naman po na lumalapit din sa akin na hindi ko naman natural. Syempre susunod pa rin tayo kung ano ang ano. Kung iba naman, wala po doon sa requirement o sa binibigay po ng PCSO. Sa totoo lang, Ma'am Susan, ako din po ay yung, kumbaga yung sweldo ko sa pagiging consultant, napupunta rin po sa kawang gawa. Kaya sabi ko po, ang asa akin lang naman, maging consultant po ng PCSO ay isang malaking karangalan. Kasi nakapasok po ako sa PCSO, ito ay pinakamalaki at kilalang kilala na tumutulong po talaga. At ako po, nung time nung nakapasok na ako, sabi ko, hindi biro maging kapag ikaw ay nasa PCSO. Kasi pag may lumapit na po sa inyo, talagang kailangan natin silang tulungan. Yes po. Gagawin po natin yan, Doc, in any form po, on our kahit po sa mga simpleng paraan na kaya natin ibigay. Gagawin po natin yan kasi isa po yan sa adhikain natin bilang public servant. So we have to extend
utmost services to the people. Kailangan nating asikasuhin kung anong mga pangangailangan nila. At kung meron din po tayong mga konting mga pwedeng magawa din po na ma-link din po natin sila sa ating mga partner agencies, gawin din po natin yun. So nandito po tayo para mag-silping avenue po para sa pagtulong po at may reach out po at maging accessible po lahat ng tulong, lalo na po sa mga yung mga nasa marginalized area, yung mga mahihirap po. Ano ang marching order o order sa iyo ni GM Garma na personal na pinungunahan ang launching ng branch office? Yes po. Napapasalamat po ako sa ating nasipag na GM po. Kasi po siya po mismo ang nagpunta po dito upang pangunahan po ang opening ng ating branch. Kasama din po niya ang ating Northern and Central Luzon Department Manager Maria Lourdes Esuliman at ang mga branch managers po ng NCL ay kasama rin po. Kasi po gusto rin po niyang makaharap po personally ang mga tao at ayitid po ang atihatid po ang mga servisyo po na nagagaling sa PCSO. Kasi po, during the inaugurate po, ay kasama po ang ating governor dito na si Governor Dakila Carlo Cua and Congressman Juni Cua. Ganun din po ang ating provincial administrator, Ma'am Carmelita Jimenez and si Mrs. Midi Cua. So we had po close coordination with them sa PLGU Quirino sa pag-establish po ng office. Andiyan po sila na tumulong po sa preparasyon all throughout po. Ganun din po ang PNP. Kasama din po natin si PD Colonel Romel Rumbawa ng Quirino po. So during the preparation po sa ating turnover of medical equipment and supplies po, nandun din po sila. Before that po, before the inauguration, was the turnover po of equipment and supplies by the PCSO headed po by our GM last December 19, 2021. And after that, sumunod na rin po yung inauguration po ng ating PCSO Quirino Branch Office po. So during that time po, there were 3.9 million worth of equipment and supplies po na na-turn over po sa different LGUs ng Quirino, the provincial and the municipal po. And also from the provinces po of Biscaya, Nagabiscaya, Cagayan, Isabela, Kalinga, and Apayao din po. May mga nabigyan po ng mga product, mga equipment and supplies po. Dami na pala na ano sa loob lamang ng dalawang buwan. Marami na po pala kayong accomplishment. Maraming salamat po. Ito po ay sa pamamagitan po ng leadership po ng ating General Manager Royina Garma at ating NCL Department Manager, Ma'am Lourdes Man po. Ano po ang giging challenge sa iyo sa iyong itong posisyon mo ngayon? Kasi po considering po yung bago, even though I am new to this place po, to this LGU po, it is great honor na mag-serve po sa mga Quirinians. Kahit po hindi po ako taga dito, maluwag po sa aking kalooban at ako'y napakasaya na nandito po ako, na parte po ako ng PCSO na maghahatid po ng serbisyo lalo sa mga tao na nasa malalayong lugar po. Considering the area na malayo po siya na nasa loob po yung province and kailangan po pagka may mga assistance po na kailangan ay nandito na po tayo para ihatid po mismo sa kanila at maging accessible po. Madali na rin pong makikoordinate po sa mga LGUs dito kasi nandito na rin po tayo. So at least malapit na po. Kumbaga yung coordination ay nandito na po, malapit na po. So ito po ay, ako po ay very much masaya at inspired po ako kasi naging part po ako ng PCSO family na marami pong programa at proyekto na naibibigay po para sa ikabubuti at paglulat po ng mga tao.
Ay, totoo po, Ma'am Susan. Iba talaga kapag ikaw ay naging parte ng PCSO, kung ako nga ay naging consultant sa, sabi natin, siguro, I think less than 2 years lamang o pasal siguro sa mga 2 taon. Alam po ninyo, doon time na naging consultant po ako, ay ang malaki, kumbaga kapag kami nakakakita sa iyo at sinasabi, ay ako po ay consultant po ng PCSO ng Medical Charity Concern, at kapag nalaman nila, oh, si Dr. Hilda from PCSO, hingi po kami ng tulong at talaga ginagawa ko ng paraan. At isa sa hindi ko malimutan, actually nanonood po si Dr. OB Abari ng Quirino Medical Center. Talaga merong isang batang babae, napakalaki talaga ang kanyang bukol dito sa kanyang likuran, dito sa kanyang puwet. At talagang that time, ang bata ay less than 2 years old lamang. At ito po ay actually nilapit-lapit po nila sa iba-ibang foundation, malalaking station ng TV. At ito ay walang, kumbaga wala at ako ang nilapitan nila. At nung nabakita ko ang picture lamang ha, kasi nasa probinsyang bata, nung nakita ko yung picture lamang, ay sabi ko, pinakita ko kay Dr. Abari at sabi ko, Dr. Abari, ito po ba, kaya ba natin tulungan? Dahil tayo po ay nasa PCS o ako nakiusap at tinanggap po ni Dr. Abari yung bata at alam po ninyo, nung inopera na yung bata, very successful. Tapos nung time nung sabi ni Dr. Abari, sinaman niya ako sa laboratory at tinignan, syempre kailangan natin i-biopsy, di ba, lahat naman tinatanggal. At doon tayo, ako naman, alam mo, parang affected ako. Sana hindi maging normal, sana hindi to CA. Ganun, sabi nga ng mga social worker na kasama natin, sabi niya, naku ma'am, kailang matibay yung puso ko ninyo. At syempre, sabi ko, nais talaga natin makatulog. At very happy po ako ngayon, ang bata ay naging normal na. Kasi dati-dati, hindi yan makahiga ng na kumbaga lagi nakadapa at ako ay very thankful po talaga sa Quirino Memorial Medical Center. Talagang ginawa po nila na opera ng bata at nandiyan po nanonood po si Dr. Omi Abari. Si Dr. Abari, thank you po Dr. Abari. Hindi talaga kita malilimutan at natural lalo na yung bata. Talagang iba talaga ang feeling kapag tayo ay nakakatulong. At syempre po si Dr. Abari, isang tanong ko lang, nilapit ko lang, nag-umoo agad siya sa akin kasi siyang head ng surgery. At Ma'am Susan, ilan po ang government hospital na may malasakit center sa loob dito po, kumbaga yung may malasakit center sa loob ng hospital, ilan po mga government hospital? Dito po sa Quirino po, the malasakit center which will be located at the Quirino Provincial Medical Center will be open soon. Mm. So at the moment po, meron po tayong 1 million endowment fund from PCSO na naibigay po sa Quirino Provincial Medical Center. Mm-hmm. So according to the Social Services Department po, mayroon na po tayong 600,000 plus na naipamigay po sa mga pasyente po na humingi po ng tulong for confinement and mostly po for dialysis. Mm-hmm. So meron po kasing dialysis center po dyan. So most bulk of our fund from the endowment fund were availed by dialysis patients. Mm-hmm. And so according to our social welfare officer, patuloy pa rin po ang pagbibigay po ng servisyo po ng kanilang hospital and yung through the use din po ng endowment fund po na pinamimigay po ng ating opisina. So pinamimigay po ito sa mga patients na in need po ng medical assistance po for their mga bills po at kung ano po yung mga pangangailangan po while on confinement and especially po yung dialysis po. I would also like to add po pala, during the turnover, nagpamigay din po tayo ng mga food packs to the LGUs po. So yung ating provincial government of Quirino ay through the Provincial Social Welfare and Development Office po and the PNP Provincial Director po ay namigay po din po ng mga food packs po na i-deliver po sa mga far-flung barangays po ng Quirino. Ano naman ang reaction ng mga taga Quirino na naibalik na ang medical access program sa mga pang-pribadong ospital at hindi lang yan at marami pa na idagdag pa na pwede maitulong ng PCSO?
Yes po. Doc, they were very happy po kasi considering po na hindi lang po lahat ma-cater po ng ating mga government hospitals po, yung mga assistants. So, the patients have to go also to private hospitals. So, they were very happy po kasi ma-avail pa rin po nila yung ating medical assistants po through that hospitals po, through the private hospitals. So, malaking tulong po ito para sa kanila kasi po, maliban po sa government hospitals na nandyan na ma-avail din po itong assistants, ay nandito pa rin po sa mga private hospitals. So, they were very happy po kasi nandyan pa available at accessible pa rin po ang PCSO mapasagobyerno sa pribadong mga hospitals po. Ano naman ang requirements pag kung sila po ay mag-a-apply po ng medical assistance? Yes po, Doc. Ito lang po yung mga documents. They have to provide the clinical abstract from the hospital, and then the statement of account of hospital bill, and then the endorsement letter from the hospital. Tapos kung may promissory note din po kung kailangan na silang ma-discharge, and then kung sa mga vehicular accident, police report, and then photocopy of any valid ID of the patient and the representative po of the patient. Sa ngayon po ba, kayo po ba ay tumatanggap po ng face-to-face transaction? Yes po, Dom. Kailangan din po yan, Dom. Pero we have to practice the minimum health protocol din po sa pag-aasikaso po sa ating mga clients. Kasi po at the moment po, medyo hindi pa natin na-set up po yung ating through the internet po, yung pag-serve po ng ating mga clients through the ating website or the messenger na means po. So we have to attend to them face-to-face, considering lang po yung minimum health protocol na dapat natin gawin po para maiwasan po natin ang pagkakaroon po ng infection. So far po, meron na po bang ilan Lotto outlet na ba dyan sa Quirino, sa kasalukuyan? Yes po, there are 6 Lotto outlets po from the different municipalities. So ako din po ay nananawagan po sa mga gusto rin pong magtayo ng ating mga Lotto outlets and Quirino outlets na they can just come here and apply dito po sa ating office located po dito sa Grandstand Building dito po sa main Quirino Sports Complex po. Come here and apply po. Ito po yung mga nagbabagong retiro sa kanilang trabaho at siyempre po meron silang mga lump sum, mga separation pay na nakukuha. So, how much po ba ang capital na kinakailangan nila kung sakali gusto nila mag-open ng Lotto outlet? Okay, Doc. For the application for the Lotto is 2,500 and the Quirino is 2,500 din po. And then, yung one po na 100,000 or apply po sa GSIS for the surety bond that is less than 14K, mga 13,000K po. So, pwede po na nilang ma-avail po na yung application po for the business po, which is the Lotto and Quirino outlet po. Maliit lang pala. Akala ko 2.5 is 2.5 million. 2,500 pesos lang pala. O kaya 13,000. Kaya yan. So, pipili na lang mo po sila doon sa bond po. Either the cash bond or the surety bond po na i-apply po nila. And I also want to add po, Doc, na with this po na mga ating gaming products po, malaki pong tulong ito. In the year 2020, may napigay po tayong ambulance dito po sa Tifon District Hospital, Batela District Hospital, tapos ang municipal local government units na nagtipunan at kabarugis din po. At nabigyan din po ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Quirino. Tapos ngayon, Doc, on deck din ang signing of deed of donation for the patient transport vehicle sa February 4, 2022 between the PCSO and the MLGU sa Guday po, sa Toyota Otis Branch po, dyan sa Paco, Manila po. So far po, Ma'am Susan, ano po ba ang mga paboritong laro may puso ng mga taga-Quirino? Ay, yes, Doc po, yung Lotto po at yung ating small town lottery po. Ayan ang tinatangkilik nila.
Yes po, they patronize po yung ating mga larong may puso po. Those mga gaming products po natin. Uh-huh. At yung mga ano, yung atong mga nag-apply po ng medical assistant sa asa-asa dito po sa inyo, so far po alam naman po nila na yung mga na tinutulong po ng PCSO Quirino Branch, ito po ay lahat ay galing po sa larong may puso, kung sila ito, kung pagka sila yung tumataya, doon din nagagaling yung pera na pagtulong po ninyo. Yes po, Doc, yun po. Kaya nga po, yan po ang inuulit-ulit po namin sa kanila na ang ating mga larong may puso po ay nakalaan po ito sa pagkakawang gawa. And also, I would just want to add din po, nagkaroon din po tayo ng COVID-19 calamity assistance amounting to 2.5 million para sa province of Quirino noong calendar year 2020 po, which was used na to purchase yung PPE, yung mga test kits, medicine supplies. This was given to the Quirino Provincial Medical Center po. At ako nais po nilang ano, yung sa mga NGO dyan sa area po ninyo, nung nais po nilang mag-request po ng mga medicines, lalo po sa mga barangay, ano po ba ang dapat nilang gawin? Yes, Doc. They can also request po. They have to write to our general manager, Regina Garma, request letter po, at kung they have to place in the request letter din po kung ano yung mga request nila, specify po nila kung ano po yung mga request nila, and then at kung saan po dadalhin, at ano din po yung purpose po ng kanilang mga hinihingi pong request sa ating office po. At Ma'am Susan, baka nais mo nga pasalamatan sa naging pagbubukas ng PCSO dyan sa Quirino na sa inyong ang pagkakataon po. Yes po. Nais ko pong pasalamatan po. Unang-una po ang ating General Manager, Reina Garma po, dahil po sa isang milestone na ito para mailapit lalo ang serbisyo sa mga tao, lalo dito sa Quirinyan. And also, napapasalamat din po ako sa Provincial Government of Quirino sa kanilang walang sawang pagsuporta po sa ating opisina po. Nandiyan lang po sila na nakaalalay po sa atin sa bawat mga request po na ating itinutulong po sa kanila. And also, the different municipal local government units po. At nandiyan din po ang ating AAC, ang ating HITIPD Gaming Corporation, na handa rin pong tumulong po sa atin sa pagkasagawa ng mga kawang gawa po. Maraming salamat po. At muli, nakasama natin ay si Ms. Jesusa Avina, Branch Manager po ng PCSO Quirino Branch. Yeah. Opo, Doc, I would like also to add po na kasama din po natin ang PCSO Isabela Branch po sa pagtataguyod po ngayon sa ating mga ginagawa po dito sa ating opisina po. Magkasama po ba ang Quirino tsaka Isabela? Kasi po, ang Isabela po dati po ang naghahatid po ng servisyo kasi sila po yung pinakamalapit na opisina po dito. So, nandiyan pa rin po sila ngayon na tumutulong din po sa atin sa pagsasagawa po ng mga ibang proyekto po. Nakaalalay pa rin po sila kasi bago rin pa rin din po itong opisina to. So, they have to be with us. Pero ano naman, ito sa loob ng dalawang buwan, so far na ano na medyo maganda naman ng takbo po ng PCSO Quirino Branch. Yes po, Doc. Yes po. Dahil nandito lang po tayo na nakatutok po sa pagbibigay po ng serbisyo po at pag-alalay sa mga taong nangangailangan po ng tulong. At muli, maraming salamat po Ma'am Susan sa oras na ibibigay mo sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Yes po, Doc. Maraming salamat din po. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 8:15 ng umaga. Puwet yung go sa Punchaki. Ang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Philippine Charity Sweepstakes Office o ang PCSO. At narinig po ninyo kanina ang pagtulong po ng PCSO, hindi lamang po sa NCR, ito po ay buong Pilipinas. So at itong Quirino ang pinaka-latest po na branch na na-open po ng PCSO na sa pangunguna po ni Vice Chairperson and General Manager
Ruina Marsangarma, at na narinig po ninyo na ang dami po ang nagagawang tulong ang PCSO kung tayo po ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagtangkilik po natin sa lahat po ng laro may puso ng PCSO. Ang sa atin, ang para sa atin o sa akin, ay siguro naman ang pagtataya po natin, siyempre natural, gusto natin manalo, pero dapat isa-isip po naman natin yun yung pagbawat taya natin. Marami po tayong natutulungan, lalo na po sa mga nangangailangan. At ang PCSO naman po ay gumagawa po ng hanggang ang kaya nila kung paano po makakatulong sa mga kababayan natin, lalo-lalo na po sa mga nangangailangan ng tulong. Kaya po ang PCSO po ay talagang kilala sa kawanggawa. At ako po ay babati muna ng magandang umaga kay Ma'am Elsa Jodeda. Good morning, Dr. Hilda. Thank you for your generous heart. More blessing to you. God bless you always. At ayan po. At balik muna po tayo sa DWBL para sa mga paalala mula po sa ating mga sponsors. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Dito sa PCSO, malayo ang nararating ng bawat 20 pesos mo. Tulong medikal sa ilalim ng Medical Access Program. Mga patient transport vehicles na nagdurugtong ng buhay, malasakit sa mga nagiging biktima ng kalamidad, trahedya at pandemya. Tulong sa mga institusyon ng pamahalaan. Ang bawat 20 pesos na pagtangkilik sa mga larong may puso, malaki ang ambag sa lipunan at sa bansa. PCSO, Gaming for Charity. Maging ang mga larong may puso ng PCSO ay hindi nakaligtas mula sa hagupit at epekto ng COVID-19 global pandemic. Pero hindi ito sumuko at bumigay. Nagpatuloy ang PCSO sa kanyang mga gawain para sa kawanggawa at kagalingang panlipunan sa unti-unting pag-aho ng bayan mula sa mahuhot ng pandemya. Karamay at kasama ninyo ang PCSO. Walang iwanan sa bumabangong bayan. Sa mga motorcycle riders, alam nyo bang batay sa pag-aaral ng ating MMDA o ang Metropolitan Manila Development Authority, kabilang sa mga pangunahing sanhi ng motorcycle accidents na naitatala bawat araw sa mga lansangan sa bansa ay dahil sa mga pumuputok na gunong. Kaya panahon na para palitan ang inyong mga gulong na karaniwan ay mula sa ibang bansa dala ng pagtitipid ninyo. Naaakit kayo sa murang presyo, pero ang buhay ninyo ay nasa panganib. Narito na ang Leo Tire. Leo Tire. Leo Tire. Sigurado ka sa kalidad ng pagkakagawa dahil ito ay gawang sariling atin. Kaya tunay na maaasahan ang gawa ng Leo Tire Manufacturing Corporation. Leo Tire Manufacturing Corporation. Hindi kaagad na napupudpod at pumuputok. Bandaan, Leo Tire. Leo Tire. Sadyang pinaghusay para sa ating mga motorsiklo. Suportahan ang Go Local, Buy Local. Maging bayani sa pagtangkilik sa sariling atin. GCK International Incorporated, leading importer and distributor of imported flooring materials like vinyl tiles, carpet tiles, vinyl and laminated wood planks, vinyl sheets, adhesives, and accessories. GCK International Incorporated trusted by well-renowned hospitals such as the Chinese General Hospital and Medical Center and other leading hospitals, hotels, malls, and offices in the Philippines. GCK International Incorporated. Health and Travel at Servicio Publico. Servicio Publico with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso.
serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga! Ciao, sangaw! Ho, Chucky! Good morning sa lahat ng